natin sa balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nawagan na iisang tabi ang politika sa pagunita ng Ninoy Aquino Day. Panibagong oil price hike, ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Petisyon para sa dagdag pisong provisional fare ihahain ng Pasang Mazda bukas sa LTFRB. Panghuhuli sa mga motorcycle rider na dumadaan sa bike lane, sinimula na ng MMDA. Mga lumalabag, pagmumultahin ng 1,000 piso. Paniningil ng dagdag toll sa Cavitex, umarangkada na ngayong araw. Ilang restaurant na nag-aalok ng Andy Rice sa mga customer, umaaray na dahil sa mataas na presyo ng bigas. At 10 EMBO barangays, bahagi na ng Taguig City para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ayon sa COMELEC. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 21, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Ngayong ginugunita ang Ninoy Aquino Day na nawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagkakaisa sa mga Pilipino. Sa isang mensahe, sinabi ni PBBM na iisang tabi ang isyu ng politika sa pag-alala sa Ninoy Aquino Day. Mula sa Malacanang, alamin natin ang detalye sa report ni Nel Maribuhok live. Nel, ano sa kabuuan ang nilalaman ng mensahe ng Pangulo ngayong Ninoy Aquino Day? Yes, Ella. Isang tabi muna ang politika. Ito ang naging sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Ninoy Aquino Day. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang pagkakaisa ng mga Pilipino tungo na rin sa ikabubuti at ikauulat ng Pilipinas. Nakikiisa ang Pangulo sa paggunita na ito ng mga Pilipino sa buong mundo sa pamamagitan ng paninindigan sa kanyang paniniwala at paglaban sa tama. Nagsilbihan niya siyang halimbawa sa maraming mga Pilipino. Hinikayat din ni PBBM ang mga Pilipino na gawing inspirasyon ang dating senador. Batay sa Republic Act No. 9256, ginugunita ang August 21 bilang Ninoy Aquino Day. Ngayong taon, ang 40th death anniversary ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Formal nang pinalitan ang pangalan ng LRT1 Roosevelt Station sa Quezon City. Simula ngayon ay tatawagin itong Fernando Poo Jr. o FPJ Station, kasunod sa pangalan ng aktor at national artist. Narito ang ulat ni JP Nunez. Kasabay ng 84th birth anniversary ng hari ng pelikulang Pilipino, opisyal ng pinangalanan bilang Fernando Poo Jr. o FPJ Station ang LRT1 Roosevelt Station sa Quezon City. Sinaksihan ito ng mga opisyal ng Department of Transportation, mga may-akda ng batas na sina Senator Lito Lapid at former Senate President Vicente Soto III. Naroon rin ang anak ni The King na si Senator Grace Poo. Alam naman ninyo, pagka Senate President nakaupo doon sa taas, di ba? Siya yung nag-moderate nung session. Pero sa pagkakataong ito, si Senator Soto, Senate President Soto, bumaba at siya mismo ang nagtanggol ng batas na ito. Kaya ang kinalaunan nung ito'y napasa na, hindi lamang isa ang naging author nito. Lahat, buong Senado, naging author ng batas na ito. Ako lang hindi. Siyempre, nag-recuse ako dahil nga, siyempre, baka merong... Bahala, alam mo na, di ba, para walang masabi. FPJ is an inspiration to all. His values outlive the man. And today, we want to celebrate the man and his values. As we unveil this renamed LRT1 Fernando Poo Jr. Station, it is a fitting celebration of his life and legacy. Ang pagpapalit ng pangalan ng nasabing LRT1 station ay batay sa Republic Act 11608 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon pang December 2021.
Kasama rin sa naturang batas ang pagbabago ng Roosevelt Avenue na nasa unang distrito ng Lungsod Quezon bilang Fernando Po Jr. Avenue. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umarangkada na ngayong araw ang paniningil ng dagdag toll para sa motoristang dumaraan ng Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Nauna nang inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang petisyon ng Cavitex Infrastructure Corporation at Philippine Reclamation Authority na magpatupad ng provisional toll hike sa nasabing expressway. Mula sa Paranaque City, may report si Bernadette Tinoy live. Bernadette, nasa magkano na ba ang babayarang toll dyan sa Cavitex? Ella, nasa Paranaque Toll Plaza tayo ngayon na bahagi ng Manila-Cavite Expressway o Cavitex. At ngayong araw nga pinatupad itong toll increase sa mga motorista. Kaya nasa 9 pesos hanggang 25 pesos ang itinaas mula dito sa Bacoor papasok na Cavite Toll Plaza. Habang nasa 2 piso hanggang 4 na piso naman ang itinaas mula sa Seaside papasok ng Zapote. Kaya mula nga sa 33 pesos para sa mga class 1 na sasakyan ay tumaas ito ng 2 piso kaya 35 pesos na ito simula ngayong araw. 67 pesos naman ang dating class 2 vehicles at ngayon ay nasa 70 pesos na. Habang 104 pesos na ang class 3 mula sa 100 pesos. Habang nasa 104 pesos na ang class 3 mula sa 100 pesos, magkakaroon rin ng toll increase mula sa Zapote at Longos Bacoor papuntang Cavite Toll Plaza. Kaya mula sa 64 pesos ay magiging 73 pesos na ang class 1 vehicles. Ang dating 129 pesos para sa class 2 ay magiging 146 na, habang 219 naman ang magiging toll fee mula sa 194 pesos para sa mga class 3 na sasakyan. Ella, ayon sa Toll Regulatory Board o TRB ay nag-file ng petisyon for periodic toll rate adjustment ang Cavitex Infrastructure Corporation at Building Reclamation Authority o PRA noong taong 2017. Ito ay base na rin sa karapatan ng mga ahensya na mag-apply ng toll fees adjustment kada 3 taon sa ilalim ng toll operation agreement na sa namang inaprubahan ng TRP matapos itong reviewin ng ahensya. Samantala, Ella, sinabi rin ng Metro Pacific Tollway Corp o MPTC na ang mga UV Express bus at jeep ay pansamantalang hindi maapektuhan itong dagdag singil sa loob ng 3 buwan. Ito anya ay upang matulungan din ang mga motorista at pampasaherong sasakyan. At yan na muna ang latest mula dito sa Cavitex. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Pagmumultahin na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorcycle rider na dumadaan sa mga bike lane. Giit ng MMDA, eksklusibo lamang ang bike lane para sa mga siklista at hindi dito dapat dumaan ang mga motorsiklo. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, may mga nahuli na bang rider ang MMDA na mga dumadaan sa bike lanes? Aga, sa ngayon nakikipag-ugnayan pa tayo sa MMDA para makuha kung ilan yung bilang ng kanilang nahuli na dito nga sa ipatutupad na panghuli sa mga rider na pumapasok sa bike lane. Kanina nagbantay sila doon sa area ng banda sa papuntang Ortigas Avenue sa southbound lane ng EDSA. Pero ang napansin natin ay dahil sa holiday, medyo maluwag yung daloy ng traffic at kahit rush hour. Kaya wala pa masyadong mga motorsiklo yung sumisingit doon sa bike lane. At inaantabayanan natin sa MMDA kung meron na silang mga na-issuehan ng violation ticket. Batay nga sa official Facebook post ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, simula ngayong araw, August 21, ay manghuhuli na sila ng mga motorcycle rider na dumadaan sa bike lane. Binigyang diin ng ahensya na ang bike lane ay eksklusibo lamang dapat sa mga nagbibisikleta at hindi anila ito fast lane para sa mga nagmomotorsiklo. Sa mga larawang ibinahagi ng MMDA sa kanilang social media account, batay sa kanilang monitoring, dumadami ang mga motorcycle rider
na dumadaan sa bike lanes. Dahil nila dito, hindi na magamit ng mga cyclists o nagbibisikleta yung designated lane para sa kanila. Ayon sa MMDA, maaaring mapatawan ng violation na disregarding traffic signs ang mga rider na mahuhuling dumadaan sa bike lane. Pagmumultahin sila ng 1,000 piso dahil sa paglabag. Samantala, may ilang mga siklista naman ang nakausap natin kanina at pabor sila sa paghihigpit na ito na nais gawin ng MMDA. Ayon sa ilang mga siklista, mas mainam na maging eksklusibong linya lang ang bike lane sa kanila dahil delikado kapag pinapasok ito ng mga motorsiklo dahil pwede silang masagi at masemplang. Aga sa ngayon, meron tayong pending na request sa MMDA para makakuha sana ng panayam tungkol dito sa iba pang detalye ng pagpapatupad na ito ng MMDA dito nga sa mga pumapasok na motorcycle rider sa bike lane. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, August 22. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 20 centimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang magkakaroon naman ng piso at 10 centimos na dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina at 70 centimos na dagdag sa presyo ng kerosene. Ito na ang ika-anim na magkakasunod na linggo na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng oil price hike. Maghahain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang transport group na Pasang Mazda upang humiling ng pisong dagdag pasahe sa gitna pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa isang panayam, sinabi ni Pasang Mazda President Obet Martin na bukod sa pisong provisional fare ay hihirit rin sila ng 50 sentimos na dagdag sa kada kilometro ng biyahe. Ayon pa sa transport group, umaabot na ngayon sa 450 pesos kada araw ang nawawalang kita sa mga jeepney driver dahil sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng langis. Bukas, formal na ihahain ng grupo ang kanilang petisyon sa LDFRB. Roundup Balita. Magpapatupad ng water service interruptions ang Maynilad simula ngayong araw, August 21, hanggang sa Sabado, August 26. Ito'y upang bigyan daan ang gagawing regular maintenance sa mga linya ng tubig. Ayon sa Maynilad, kabilang sa mga customer na apektado ang mga residente sa ilang lugar sa Caloocan, Malabon at Navotas. Ipatutupad ang water service interruptions tuwing off-peak hours upang hindi masyadong makaabala sa mga customer. Para sa kompletong listahan ng mga lugar at oras na mawawala ng tubig, maaaring i-check ang mga social media accounts ng Maynilad. Itinanggi na rin ni dating Pangulo at ngayon Deputy Speaker Gloria Arroyo ang umano'y pangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon pa kay Representative Arroyo, walang sinumang opisyal ng kaniyang administrasyon ang inatasan o binigyan niya ng kapangyarihang mangako sa China. Binigyang diin pa nito na kailan lamang niya nalaman na may ganitong claim ang China. Hindi na rin siya magbibigay pa ng anumang komentaryo sa issue upang bigyan ng pagkakataon ang foreign affairs officials na harapin ito ng walang masyadong distractions. Isang cloud cluster o kumpol ng ulap ang binabantayan ng PAGASA sa Silangan ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, may posibilidad na ito ay mabuo bilang isang low pressure area. Sa ngayon ay ang habagat ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Base sa pagtaya ng PAGASA, makararanas ng kalat-kalat na pagulan ang Zamboanga Peninsula, BARMM sa Sargent, Davao del Sur at Palawan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maaliwalas na panahon na may papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagpulong. Mararamdaman pa rin ang maalinsan ng temperatura lalo na sa mga lugar
na magkakaroon ng biglaang pag-ulan o thunderstorms. Rumesponde ang Philippine Coast Guard sa isinagawang medical evacuation sa dalawang mangingisda na sakay ng MT-0RU na naasagip sa may katubigang bahagi ng PPIC Poro Point sa May San Fernando City, La Union. Ayon sa PCG, nangyari ang insidente noong Sabado, August 19. Agad na nagsagawa ng medical assessment ng team ng PCG sa dalawang mangingisda at nang masigurong nasa maayos na silang kalagayan ay inihatid na rin ang mga ito o pabalik sa barangay Cato Infanta, Pangasinan. Umaaray na ang ilang mga restaurant sa Bulacan na nag-aalok ng unlirai sa kanilang mga customer dahil sa mataas na presyo ng bigas ngayon. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ngayong talagang mataas na no, yung presyo ng bigas, ano yung diskarte na ginagawa ng mga restaurant dyan sa Bulacan na nag-o-offer ng unlirai? Yes, aga, magandang tanghali. Para kumita at wag malugi itong mga restaurant na mga sizzling house o nagtitinda ng only rice, ginagawa nilang discarding ngayon ay napipilitan silang magdagdag ng singil sa mga customer para sa ganon ay kumita rin sila kahit papaano. Malaking epekto ngayon sa mga may-ari ng restaurant ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas na nabibili sa mga traders at rice mill sa Amelito Sizzling House sa Malolos. Sa isang araw, hindi bababa sa 4 na kaban ang kanila nakukonsumo sa customer sa only rice. Pangkaraniwan sa mga customer, pinakamahina na nakakain sa only rice ay nasa 3 cup o tasa. Ayon kay Anthony Pabriag, OIC ng Amelitos, kung hindi talaga bababa ang presyo ng bigas, ay mapipilitan silang magtaas ng singil sa mga customer sa Sizzling House. At kaya po namin na i-maintain yung presyo na meron kami ngayon at hindi pa nagiging ganun ka-overwhelming, i-maintain po namin. Pero if ever po na, syempre, diba, mataas po talaga yung mga bilihin, hindi na po maiwasan sa mga parating na panahon, is tumaas talaga or magtaas. Samantala, kaysa malugi, plano naman yung high-risk sizzling house ng kausapin ng mga may-ari ng kainan na may mga unrice na pag-usapan muna nila na wag na lang muna silang magtinda ng may unrice ng sagayon ay wag naman silang malugi lalo na ngayon na mataas ang presyo ng bigas. Dapat mag-usap-usap ang mga unrice, nag-unrice na itigil mo ni unrice. Diba? Pwede. Ang naisip namin, hindi magtaas man ang presyo sa mga pagkain, pwede pag-usapan ng mga business owner ng ganito na i-stop mo na yan. Samantala, isa naman sa paraan na ginagawa ng mga restaurant dito sa Malolos at maging sa ibang parte ng Bulacan ay yung mga no leftover sa mga kanin. Lahat ng mga matitirang kanin na sa mga sizzling plate ay sisingilin nila ng 10 piso yung customer para nang sa gayon ay kumbagay manghinayang naman sila sa bigas, kumbaga sa presyo ng bigas at kanin na nasasayang lang dahil yung iba ay kumbaga kumukuha ng maraming kanin tapos hindi naman inuubos. Kaya dito sa lugar sa Malolos, particular dito sa Amelitos, makikita natin ngayon, maraming mga kababayan tayo ngayon na bumibili talaga ng nagtatangkilik pa rin sa only rice. Pero ito nga yung pakiusap ng mga may-ari, ng mga restaurant na sana ay mabuwaba na itong presyo ng bigas ng sagayon ay huwag silang magtaas ng presyo sa mga susunod na araw. At yan mo tinitis live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Sinimula na kahapon ang Bureau of Corrections ang investigasyon sa pagtakas ng person deprived of liberty na si Michael Cataroja. Sa reenactment video na inilabas ng Bucor, ipinakita nito kung paano siya nakalabas ng maximum security compound noong July 7, 2023. Sumabit at nagtago umano siya sa ilalim ng makina ng truck ng basura. Una niyang sinabi na nagpanggap siyang isa sa mga dalaw at sumabay sa mga bisita kaya nakalabas ng bilibid. Bukas naman ay uumpisahan rin ng Senado ang hiwalay na pagsisiyasat sa pagtakas nito.
Si Cataroja ay nagsisilbi ng kanyang sentensya ng 12 hanggang 20 taon na pagkabilanggo dahil sa paglabag sa kasong anti-fencing law. Magpapatupad ng cashless policy ang Bureau of Corrections sa lahat ng mga kulungan na sakop nito na sisimulan sa darating na Setyembre. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., layo nito na masawata ang paglaganap ng ilegal na aktibidad sa loob ng mga bilangguan. Paliwanag ni Director Katapang, base sa kasalukuyang sistema, pinapayagan ng mga persons deprived of liberty na magproseso ng kanilang pera kahit pa sila ay nakabilanggo. Ang perang ito ay maaring galing sa kanilang kinikita sa mga livelihood program, sa mga PDL o di naman kaya ay mula sa padalang pera ng kanilang mga kaanak upang suportahan ang kanilang pangangailangan habang sila ay nasa piitan. Gayunman, ayon sa Bucor, dumarami ang kanilang natatanggap na mga report ngayon na may mga PDL ang gumagamit ng kanilang pera sa mga illegal na transaksyon. Sa halip na cash, iisyuhan ang mga PDL ng booklet gaya ng ibinibigay sa mga bangko kung saan makikita ang halaga ng pera na nasa kanilang account na maaari nilang ipakita o gamitin pambili ng mga produktong itinitinda sa loob ng mga kulungan. Kada linggo, maaaring tumanggap ng 2,000 piso sa account ang bawat PDL. Magsisimula na sa huling linggo nitong Agosto ang paghahain ng Certificates of Candidacy ng mga tatakbo sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Nagpaalala naman ang Commission on Elections sa mga kampanya bago ang campaign period na posible silang ma-disqualify dahil sa premature campaigning. Narito ang report ni Dante Amento. Sa August 28 na magsisimula ang filing ng Certificates of Candidacy o COCs para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na idaraos sa October 30. Itinakda hanggang September 2 ang paghahain ng COC. Paalala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, simula September 3 hanggang October 18 ay bawal munang mangampanya. Hindi pa po pwedeng mangampanya sapagkat sila ay kandidato na, pwede silang ma-disqualify at ma-file ng kasong premature campaigning. Sino mang lalabag dito ay maaring madiskwalipika sa pagtakbo. Kinakailang tanggalin ang lahat ng campaign materials, may nakalagay mang vote for o wala sa lahat na nagkalat sa buong bansa. At the same time, hindi pwede mangampanya pa, hindi pwedeng umikot o mamigay o kahit ano pa lang. Batay sa calendar of activities ng COMELEC, maaari lamang mangampanya at magkabit ng campaign materials mula October 19 hanggang 28, 2023. Samantala, bukas ay naasahang ilalabas ng COMELEC ang mga panuntunan hinggil sa paghahain ng kandidatura o COC sa 10 barangay na dating sakop ng Makati. Subalit batay sa desisyon ng Korte Suprema ay nasa jurisdiksyon ng Taguig. Dagdag pa ni Garcia, partikular na lalamanin ng rules ay kung saan ang venue ng COC filing. Malalaman po ng lahat kung saan magpa-file ng candidacy yung mga kakandidato sa 10 barangays natin. Diyan, at the same time, at least nasolve na rin yung issue patungkol sa mga eskwelahan na gagamitin kung sakasakali para sa barangay ng SK election. Samantala, naging matagumpay ang simulation ng mall voting noong Sabado na isinagawa ng COMELEC. Positibo ang komisyon na mas marami ang makukumbinsing sumali sa halalan dahil maalwan ang pagboto sa mga mall. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang Makati City at Taguig City na asistihan ang Commission on Elections sa poll-related matters para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Sa memorandum ng DILG, inutusan nito ang dalawang lungsod na tumulong sa pagsasaayos ng mga venue para sa filing ng Certificate of Candidacy. Gayun din sa kakailanganing residency requirements at lokasyon ng mga lugar kung saan maaaring bumoto ang mga residente ng 10 barangay na inilipat mula Makati patungong Taguig. Inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang administrative guidelines sa paglilipat ng 10 EMBO barangays na dating sakop ng Makati City na ngayon ay inilipat na ng Taguig City. Ito ay bilang paghahanda na rin sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE.
Base sa memorandum mula sa Office of the COMELEC Secretary, noong August 19, inaprubahan na ng poll body na bahagi na ng Taguig City ang 10 EMBO barangays. Kaugnay nito, lahat ng mga election records ng 10 barangay ay ipinalilipat na rin sa Taguig. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, gagawin sa Taguig Convention Hall ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs na mga tatakbong kandidato mula sa 10 barangay. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang barangay responders sa Davao City ang isang babaeng nabangga ng kotse habang patawid ng kalsada. Narito ang report ni Hazel Fuerza. Nakunan sa CCTV ang pagkakabangga ng kotse sa isang pedestrian na papatawid sa kalsada sa May Jacinto Extension Corner V Mapa Street, Barangay 11-B, Davao City. Kinilala ang nasagasaan sa pedestrian na si Iris Jane Tocmo, 23 years old, na tubong New Corellia, Davao del Norte. Ayon sa amo ng biktima, magpapalondri lamang sana ito nang mangyari ang aksidente. Gikan sa Sakong Store. Andi, nakuha siya glabuno kasi manglaba. Tapos pag umaniya, nakatabok na sila. Kasi nag-chat ko sa GC na kailan matulog na. Nakatabok na sila. Nisagit yung mga kauban niya nabili sa store na ako. Which is itok mo, nariksan. So gitumi na ano bang wala na, which is out na ninyo. Dapat nag-amping unta mo sa dalan. Naunang tumugon ang mga responders ng barangay pero kailangan ng ambulansya para maisugod sa ospital ang biktima dahil sa matinding pagdurugo na tinamo nitong sugat sa kanyang ulo. Bleeding, ha? Magkatuwang naman na nilapatan ng paunang lunas ng Barangay 10-A responders at UNTV News and Rescue Team ang biktima. Matapos malapatan ng first aid ang biktima, kaagad na itong dinala sa Southern Philippines Medical Center. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nawala ng bahay ang 139 na pamilya sa Zamboanga City dahil sa nangyaring sunog kagabi. Sumiklab ang sunog mag-alas 9 kagabi sa Tambucho Drive, Barangay Camino Nueva, Zamboanga City. Umakyat ito sa ikatlong alarma at idineklara ang fire under control mga alas 10:36 ng gabi. Dalawa ang naiulat na nagtamo ng minor injuries. Pansamantalang nanunuluyan sa Canelar Covered Court ang nasunugan. Namahagi na rin ng hot meals ang LGU officials sa mga nasa evacuation center. Tinatayang aabot sa 1,000,000 piso ang pinsala ng sunog. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon sa dahilan ng nangyaring sunog. Nagsimula na ngayong araw ang pagsasanay sa pagitan ng Philippine Army at Australian Royal Army na alon 2023 na isinasagawa sa Punta Baja Rizal sa Palawan. Kabilang sa mga pagsasanay na ginagawa ay ang Amphibious and Land Operation Exercise. Mula sa Punta Baja sa Palawan, ang detalye ihatid ni Andy Pagayona live. Andy, gaano karami yung mga militar ang dadaan dito no, sa pagsasanay at ilang araw yung tatagal yung pagsasanay na ito? Yes, magandang tanghali si Aga. Sa ngayon, wala pang eksaktong bilang na ibibigay kung gaano karami yung mga lalahok dito maging yung itatagal ng nasabing exercise. Ngayong araw nga ay nagsimula na nga itong Amphibious and Land Operation Exercise ng Australian Army at ng Militar ng Pilipinas, particular dito sa Punta Baja, Rizal, Palawan. Dito ay ipapakita ang kakayanan ng mga militar ng Pilipinas at Australian Royal Army kung papaano nila dedepensa ng kanilang mga teritoryo. Ang gagawing pagsasanay ay bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan
sa Indo-Pacific region. Kasabay nito ang pagkakaroon ng maikling programa para sa pagsisimula ng nasabing exercise. Dumalarito ang mga kinatawa ng pamahalang panlalawigan ng Palawan. At aga, mamaya nga ay magkakaroon ng press con sa mga kinatawa ng mga opisyal ng Australian Royal Army at ng Armed Forces of the Philippines. Kanina rin ay isinagawa yung bilateral military exercise na kung saan ipinakita kung papaano nga nila madidepensahan yung bawat teritoryo at maitatayo yung watawat ng Pilipinas. Aga, yan muna yung ating latest live mula dito sa Punta Baja, Rizal, Palawan. Balik sa'yo. Aga. Maraming salamat, Andy Bagayona. Sa nalalapit na pagsisimula ng ipatutupad na election gun ban, sinimula na ng pulisya sa Cordillera Administrative Region ang maigting na implementasyon ng Oplan Katok sa mga gun holder na may expire na ang lisensya. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, kumusta ang isinasagawa ang Oplan Katok dyan sa Cordillera? Ella, bago ang election period ay araw-araw ang isinasagawang house-to-house inspection ng police o regional police office Cordillera upang siyasatin ang expired firearms ng mga gun owners. Isang linggo na lamang magsisimula na ang election period para sa barangay and SK election. Ipinagbabawal ang pagdadala at paggamit ng armas sa mga pribadong individual. Ang Oplan Katok ang paraan ng Philippine National Police laban sa loose firearms. Kabilang sa araw-araw na nag-house-to-house inspection ay ang Cannon Road Police Station kung saan 15 ang mga nag-renew at 17 ang on-process. Batay sa batas, paparusahan ang sinumang may hindi rehistradong armas, kaya paalala ng mga otoridad na maging responsabling gun owners, kailangan nilang iparehistro ang kanilang mga baril. Matatandaan, noong buwan ng Hulyo ngayong taon, ay nakumpiska ang higit 300 iba't ibang klase ng baril ng PNP Cordillera sa pinaigting nilang kampanya kontra loose firearms sa probinsya ng Abra. Naipon ang mga ito sa 5 taong pagsasagawan ng Oplan Katok at pagkumpiska ng mga hindi lisensyadong mga baril. Bagamat wala pang naitatalang election-related violence, malaking bagay pa rin ito sa paghahanda sa pagsapit ng election period. Sa ngayon ay patuloy ang pagtutulungan ng COMELEC at ng Philippine National Police sa pagtiyak na magiging maayos ang halalan dito sa Cordillera Administrative Region, lalo na sa bahagi ng Abra at Kalinga Province. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Sisimula na ang pagpaparami ng mga baboy sa 2 bayan sa Iloilo na naapektuhan ng African swine fever. Ito ay matapos pumasa sa kriteriya ng hog repopulation ang mga naturang bayan. At para sa detalye, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, ano-ano ba yung kriteriya para makapagsimula na ng pagpaparami ng baboy sa mga ASF-affected areas sa Iloilo? Aga, kabilang sa mga kriteriya na ipinutupad ng Provincial Veterinary Office na dapat walang kaso ng ASF sa naturang bayan sa loob ng mahigit 6 na buwan at dapat lahat ng mga baboy ay negatibo o wala ng baboy sa naturang mga lugar. Isa sa ilalim na sa hog repopulation o pagpaparami ng baboy ang 2 bayan sa probinsya ng Iloilo. 4 na barangay sa Santa Barbara at 15 barangay naman sa bayan ng Ahoy. Ayon sa Iloilo Provincial Veterinary Office, 0 cases o wala ng kaso ng ASF ang 2 lugar na ito, kaya maaari nang magpatupad ng sentineling program. Pero bago yan, magsasagawa muna ng final validation ang PDO para sa biosecurity, foot bath at disinfection routine sa mga babuyan. Kailangan na rin na wala nang natitirang baboy sa lugar o kung mayroon man ay itetest muna para matiyak na negatibo ito sa virus. Bawat hog raisers ay bibigyan ng 3 sentinel peg baboy na kanilang aalagaan. Bibigyan rin sila ng feeds para sa 2 buwan. Pero imomonitor ito sa loob ng 2 buwan kung hindi mahawa ng ASF virus. Regular rin ang kanilang isasagawang blood samples
At kapag nagpositibo ang mga sentinel pigs, ay agad silang kakatayin. Kung magnegatibo naman, ay sisimula na ang pagpaparami ng baboy. And muna ang ating balita, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Mahigit 200 baboy sa isla ng Kokoro na sakop ng bayan ng Magsaysay, Palawan ang namatay sa hindi pa matukoy na dahilan. Gayunman, hinala ng Palawan Provincial Veterinary Office o PVO na African Swine Fever o ASF ang sanhi ng pagkasawi ng mga baboy. Nagpadala na ng surveillance team ang veterinary office upang mag-imbestiga at kumuha ng blood sampling sa mga baboy na nasawi. Agad namang dadalhin sa Bureau of Animal Industry ang mga blood sample para sa laboratory confirmation. Sa ngayon, naglagay na ng checkpoint ang PNP sa isla ng Kokoro upang makatiyak na walang makalalabas na baboy mula sa isla. Naalarma ang lokal na pamahalaan ng Mountain Province dahil sa pagtaas ng kaso ng chikungunya sa probinsya. Narito ang ulat ni Grace Flores. Nakapagtala ng Mountain Province Provincial Health Office ng 672 kaso ng chikungunya mula Enero 2023. Sa datos ng Municipal Health Office, ang bayan ng Paracelis ang nangunguna sa dami ng naitalang kaso nito na aabot sa 658, habang ang bayan ng Natonin ay may 14. Wala pa namang naitalang nasawi sa naturang sakit. Bunso nito, patuloy ang pagsasagawa ng preventive measures ng provincial government upang hindi na tumaas pa ang bilang ng nagkakasakit. Pinapayuhan din ang mga residente na huwag hayaan ang mga posibleng maging breeding ground ng malamok na nagtataglay ng virus gaya ng imbakan ng tubig at maruruming lugar. Makabubuti rin kung magsusuot ng mga damit na may mahahabang banggas at magpahid ng mosquito repellent. Ayon sa mga eksperto, ang chikungunya ay nalilipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na nagiging sanhi ng pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan. Ilan sa mga sintomas nito ay ang lagnat, pagkakaroon ng rashes sa mukha, palad, binti at paa. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagdiwang ang Taste of Manila sa Toronto, Canada, isa sa pinakamalaking Filipino festival sa mundo. Isang dekada na ngayong taon mula nang simula ng Filipino cultural event na ito. Narito ang ulat ni Aurelyn Quijano. Mula August 19th to 20th, isinagawa ang Taste of Manila sa Bathurst Street at Wilson Avenue, isang neighborhood ng Toronto, Canada na tinatawag na Little Manila. Isang pagdiriwang ng Filipino food at culture ang Taste of Manila. Tampok dito ang iba't ibang mga pagkain na hindi madalas nakikita sa Canada tulad ng barbecue, halo-halo, kwek-kwek at iba pa. Isa ito sa pinakamalaking event of its kind sa North America at isang dekada na ang lumipas mula nang ito ay ilunsad. Ayon kay Sunny Baluyot, Executive Director ng Society of Philippine Artists, Recreation and Community o SPARC, kabilang sa dahilan ng success ng festival ay ang feeling of home na ibinibigay nito sa mga Pinoy abroad. It feels like home. So that's the main target of being celebrating Taste of Manila. It's like even we're here in Canada, we're here in Toronto, we feel that we're still at home. That's why Taste of Manila became the largest Filipino festival outside the Philippines. And we expect a gathering of around 400,000 this time, 400 to half a million. Dagdag pa niya, hindi lang para sa mga Pinoy ang event na ito, kundi paraan rin para maipakilala ang Filipino food sa Canadians. The importance for this one is basically the inclusivity, and then like you feeling like even if we're living far away from home, we feel that we're still at home. And then like the unity, and like, and also not only that, not only for the Filipinos, it's also for the Canadians, that we want to like introduce them to, like, how would I say, it's not more an education, but more let them embrace our culture and at the same time blending it with the Canadian mainstream lifestyle.
Samantala, ayon kay Romeo Dioneda, isang volunteer sa Filipino community sa Toronto, mahalaga ito para maingatan at maibahagi ang Filipino culture, lalo na sa mga kabataang ipinanganak sa labas ng bansa. Actually, ang laki ng pagkakahalaga nito dahil nabibigyan natin at preserve natin yung ating Filipino culture, Filipino foods, and whatever the program. Especially those kids that are born here, they adopt those kind of na hindi pa naarating sa Pilipinas. So malaking tulong itong event na to sa ating mga kababayan at mga abroad. Yeah, to yung malimutan nila yung kalungkutan. Feel at home. Libo-libong tao ang dumadagsa upang makisaya sa Taste of Manila Festival. Sa kasalukuyan, mayroong 363,650 Filipinos na naninirahan sa probinsya ng Ontario. Oralyn Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng air at sea military exercises ang China sa paligid ng Taiwan bilang matinding babala sa umano'y separatist forces sa isla. Tugon ito ng Beijing sa ginawang pagbisita ni Taiwanese Vice President William Lai sa Estados Unidos. Taiwan President frontliner si Lai sa January 2024 elections. Dumating ito ng Taiwan noong Biyernes, August 18, galing sa Estados Unidos. Stopovers lamang ito ni Lai papunta at paalis ng Paraguay, subalit nagbigay ito ng mga talumpati habang nasa Amerika. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 5, Versikulo 18 na nagsasabi, "At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu." Tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.